kaya hawa, di siya hawa asay. Ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Magandang hapon po sa ating lahat sa oras na ito at ikinagagala ko po kayong makasama. Ayan. So, bago po ako magsalita o magsimula sa akin pong isi-share sa inyo, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Yaman! Halalaway, makakaupo na po tayo lahat. Dating kakilala po namin at kapitbahay na kasama nila Bishop sa Eastwood, sila Sister Juliet at si Kuya Mario Giliro. Sabi niya sa akin, Pastor, bawak wartawab. Sabi niya nun, halalawaya. Sabi ko, bakit ito nagbabawak wartawab at naghahalalawaya? Yan po ang Hebreo na greeting. Sabi ko, opo, alam ko yan. Sa madaling salita, ipinakilala nila sa akin si Bishop at pumunta sila sa bahay. Hindi pa dumarating po ang Ulysses. Hindi pa kami nababaha. So dumating yung panahon na nagkakilala kami ni Bishop at na-develop ang aking kaunawaan at mas lalong lumawak ang aking pagkakilala kay Abba Yahweh. At ang dati kong pinag-aralan, tinalikuran ko na lang ng ganun kadali. Sa mahabang panahon, sa loob ng 14 years, ang ipinangaral ko sa mga tao at ibinabahagi kong tagapagligtas ay aking tinalikuran. Bakit? Eto na. Sinasabi ng John 8:32, kung ang katotohanan ay nasa iyo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kung alam mo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyo. Inasabi natin noon na yung ating pinag-aralan noon na relihiyong tinanggap natin mula sa mga Kastila at sa iba't ibang mga kano na pumunta rito at nag-build ng iba't ibang mga congregation, ay alam natin na yun ang totoo. Dahil yun ang Biblia ang nabibili sa market, nabibili sa National Bookstore at kung ano-ano mga Christian Bookstore. Pero purihin si Abba Yahweh, na dumating ang katotohanan na hindi niya talaga ito pinatagal. Sinabi niya sa Bible, di ba? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Walang lihim na hindi mabubunyag at walang nakatagong hindi malalantad. Etong mga verse na ito sa Bible, akala ko noon kasalanan yan ang pinatutungkulan. Hindi lang pala doon, kundi ang kanyang salita na inagaw ng Roman Empire sa panahon ng 70 AD at kasama ang mga kayamanan ni Solomon at dinala sa Vatican. At pagdating sa Vatican, maaari siguro nagdagtaka sila, ba't hindi kapareho nila? O sa akin lang opinion yon. So, sa madaling salita, mayroon pong nangyari na ang Hebrew Bible ay dinoktor ng Vatican Canon Law. Nalaman ko rin kay Bishop na si Adam Weishaupt, ang isa sa professor ng Canon Law, ay siyang founder ng Illuminati. Nung ako po ay nagpapastor pa sa Christianity, natanggap ko ang isang libro ng Illuminati galing po sa Krami, na ipinadala sa mga Bible school. 1,500 copies na dumating sa custom. Sinabat po ng custom, dinala sa Krami, sinunog. Ano po rason? Bakit sinunog? Kasi mayroon pong mga mahalagang information na sikreto dapat. Nakasulat po doon kasi ang one word government at ang kung ano-ano pa yung kanilang gagawin. Para ang buong sangkatauhan, ang sabi nga nila, bawasan. Para yung population sa mga darating na araw ay sasapat sa pagkain na isusupply nito. Can you imagine? Nagsisikap tayong mabuhay, meron naman pala ang gumagawa ng paraan para tayo ay unti-unting patayin at bawasan. Hindi magpapatuloy ang ganyang gawain dahil hindi kalooban ng Yahawa na yung mismong mga tao na kapwa natin ay siyang magbabawas din ng buhay natin, di ba? Pinagbawal niya ngang magpapatay.
Dahil siya lang ang pwedeng kumuha nito. Dahil siya ang nagbigay. So, sa madaling salita, nung makilala natin si Abba Yahweh, higit din nating nalaman na ang Biblia pala ng Hebreo ay napakarami. Alam niyo po ba kung ilan? Alam niyo po, ang Hebrew Bible ay 777 books. Pero ang alam natin, ang King James Version na 1611, 80 books lang. Pero pagdating sa Roman Catholic, 73 books sila. Pagdating naman sa mga Protestant Evangelical born again, 66 na lang po sila. Paanong nangyayari na ang katotohanan nasa 66, ang Bible na pinagmulan, 777, ng dinoktor, 80 books, tapos 73. Tapos pagdating sa 66, sabi doon, huwag dagdagan, huwag daw bawasan. So ibig sabihin, ito'y lagi kong naririnig kay Bishop, ikinakahon ang tao sa kamangmangan. Makikita po ninyo na sila, 73 ang ginagamit. Pero tayo ng mga nasa baba nila, 66 lang. Dito ko rin nalaman kay Bishop, 66 books ang hold mong Bible, ikaw na nagbabasa, pang ilang araw nilikha ang tao? Pang-anim, di ba? Pang-anim na araw. So, ibig sabihin, number 6 po ang number ng tao. Ni Adan. Nag-hold ka ng 66 na Bible plus number 6 ka, ayun. Pero takot kayo sa Mark of the Beast, takot kayo doon sa microchip na pwedeng ilagay sa inyong mga kamay pagdating ng araw na ikakasli sa society na ang sanlibutan. Pero hindi natin alam ang sekreto ng 66 Bible plus number 6 ang tao, 666 na ang daladala ninyo pag kayo pumuputan sa simbahan. Wala po dyan ang ating kaisipan noon. At pangalawa, yung Savior na tinanggap natin sa Greek, hindi sa Hebrew kasi Greek naman dati eh, yung puti. Pero balik tayo sa ancient Paleo-Hebrew, ang identity ng Savior ay hindi kamukha ng Greek Savior na dumating dito sa atin sa Pilipinas na dala ng mga Kastila. Ano po ba ang sinasabi ng Isaiah chapter 53? Verse 2 to 4. Ang katulad ng Yahweh siya'y na dumating ay parang damo na natanim sa tabing daan. At siya, walang karakter na pwede mo siyang lingunin dahil sa kanyang kagandahan, wala kang makikitang kagandahan sa kanya para maakit ka upang tumingin sa kanya. Yun ang sinasabi ng Isaiah 53, verse 1, verse 2 to 4. Pero, aywan ko ba sa ating lahat, ganito talaga tayo, nalinlang ng Diablo sa ating kapanahonan. Dumating yung Savior na puti, ano nangyari? Tinanggap natin. Pero niyo po ba kung sino yung unang puting mukha? At nalaman natin na itong pangalang ito is invented. Babanggitin ko na po kasi hindi dapat talaga natin ito'y sikreto. Yung Jesus o Jesus, wala pa pong letter G sa panahon na yon. Ang nakalagay po sa Latin, Jesus, even sa Greek, na ang pangalang Jesus ay nagmula sa pangalang Zeus. Sino si Zeus sa Greek mythology? God of thunder ng mga Greek. God of lightning siya ng mga Greek. Diyos, Diyosa o Diyos siya ng mga Greek na ang kapangyarihan ay isang kidlat. So siya pala ay pinagmula ng pangalang Jesus. Kailan nagkaroon ng letter G? Kay Bishop po rin alaman. 1524. So makikita natin, si Gian Giorgio Trissino ang father of letter G sa kasaysayan. So napakasakit man isipin na sa matagal na panahong ipinangaral mo ito at bigla mo na lang dumating sa panahong ito itatalikuran mo, di ba? Napakasakit isipin. Pero ang lalong higit na masakit ay yung malaman mo na ang original palang creator si Abba Yahweh Alahayang
ay pinalitan ng mga pangalang hindi naman makapangyarihan talaga na kamukha ni Abba Yahawa. May kapangyarihan lang sila kasi mga anghel sila na spirit being. Wala silang mga body. Ayon kay Bishop, pag sila bumaba dito sa lupa, nagkakaroon na sila ng kanilang kasarian. Kung ano gusto nila. Okay. Mayroon pong nabanggit si Bishop nung nakaraan Sabat, kahapon. May nabasa kami sa Book of Enoch. Na doon sa Garden of Eden, sa ibabaw nito, naglagay si Yahawa ng mga anghel at ang isa sa kanila si Cronos. Pangalawa, si Aphrodite. Si Ares ang pangatlo. Si Artemis at si Zeus. Lahat po yan nasa Greek mythology. Kilala po yan bilang mga god and goddess. Sa anim na anghel, ang naging king nila dyan sa kanila si Zeus. Pero si Cronos ay isang higante. Kumakain po siya ng bata. Pag i-search nyo sa Google, yung bata na malit, kinagate sa dibdib. So yan yung karakter ni Cronos. Etong dalawa naman, si Aphrodite at saka si Hermes, sila po ay babae na karakter. So, magtataka ka bakit ito ay kinilala bilang mga deity sa Greek mythology. So sila po pala ay mga nilikha ni Yahawa na mga tagamasid kila Adan at Eva sa itaas ng Garden of Eden. So mga kapatid, napaka hirap talagang aminin, angkinin, tanggapin kung nasa ganito ka kalagayan. Pero sa mga tunay na mga pinili at sinasabi nating remnant of Hebrew Israelites. Alam niyo po, ang ilan sa atin dito hindi alam kung kaninong tribo kayo na belong. Kung kayo ay mga taga-Bisaya, kayo ay belong sa mga tribo ni Solomon, ay ni Sobulon, at saka tribo ni Neptali. Ang sa Pilipina dito sa Luzon ay mga Manasseh tribe. Pero si Bishop nakasama sa Manasseh tribe, taga Mindanao man to. Yan. Sa mga kababayan ko, mas ngayon sa panahon na to, hindi ko ikinakahiya ang ipakilala si Abba Yahawa sa mga tao. Alam niyo po, dito ko naranasan sa pagtitestify sa pangalang Yahawa, Yahawa Shai, dito ko naranasan ang Mateo 5:11 and 12. At yung Lucas, dito ko rin napatunayan. So makikita natin na yung katotohanan na sinasabi sa Bible ay hindi po talaga pwedeng itago. Okay. Sino sa inyo ang nakabasa na ng Genesis chapter 1 verse 1? Ang sabi doon sa mga Bible babulin Babylonian Bible ha. Nang simulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang ginamit doon, Diyos. Sa English, God. Pero sa original Paleo-Hebrew, nang simulang nilikha ni Alahayam ang mga langit at lupa. Tingnan mo ha, sa original Alahayam, meaning makapangyarihan. Ang ala po kasi, singular po yan. Pagka-Alahayam, powerful. Powers. Huwag nating ilalagay si Abba Yahawa bilang powers lang. Si Yahawa ay makapangyarihan sa lahat. Owners of all universe, of all creation. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa alam natin. Alam niyo po, ang araw at ang kadiliman ay nilikha ni Yahawa mula sa dalawang bahagi ng liwanag at kadiliman. Ano nga po, Bishop, yung pangalan nun? Si Aduil at saka si Arkas. Alam na ito ni Pastor Ping. Okay? Tapos, sa aklat ni na Adan at Eva, doon mo mapapatunayan yung kung sino yung darating na Mesiya.
Ang alam kasi natin, yung Greek na Messiah na dumating. Tapos, napakaraming mga doktrina ang lumabas, may kinalaman sa iba ang katauhan ng ama, iba ang katauhan ng anak. Parang hindi sila belong sa isa't isa. Kaya sinabi niya sa John 10:30, I in my Father are one. Even sa panahon ng pakikipag-usap ni Yahweh siya noon, sa kanyang isang tagasunod, yung nakakita sa Ama ay nakakita na rin sa Kanya. O nakakita sa Kanya ay nakakita na rin sa Ama. Maraming mga pagkakataon na pinagdududahan ang kanyang pagiging isa. Ayan. Pero dito po natin mapapatunayan. Sa aklat ni Adan, ano sabi po dito? Nung nangako si Yahweh ng paraan ng pagliligtas kay Adan, sinabi niya, gagawin ni Yahweh ang pagbaba sa lupa mula sa langit. At siya na mga walang kapanahunan ay iibibilang sa mga kapanahunan. At siya na walang mga taon ay isa sa ilalim sa pagbilang ng mga taon. At sabi niya na siya mismo ang maggagawa ng paraan na ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang siyang magiging daan ng pagbabayad sala kay Adan. So napaka, ano po ng katotohanan na ito kung hindi po natin alam. Ayan. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 24 at 4 hanggang 6 po yun. Kasi wala po akong dalang ano na ilalagay po sa screen. Kung gusto niyo pong masundan ang mga aral na ito, huwag po ninyong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ni Bishop na andun po lahat ina-upload niya yung aming mga pinag-aaralan na na-translate na mula po sa original Paleo Hebrew, English, Tagalog at Cebuano. Hindi na po kayo mahihirapan na i-research yon o pag-aralan pa, problemahin kung paano salin dahil yon po ay mga nasali na pakikinggan nyo na lang. Susundan nyo na lang ang mga na-translate ni Bishop para po maging kapakipakinabang na suporta sa mga katotohanang Hebrew belief tungkol kay Abba Yahweh Alahayam. So, dati, kapareho din po ako ninyo nangangamba na tawagin ang pangalang Yahweh. Ang gusto ko rin kamukha ng ginagawa ni Oitsi, na pwede rin namang ama kung kayo medyo shy na konti. Ama na lang. Pero, nakoreksyonan po tayo ng ating bishop. Dalawa po kasi ang nagpapakilalang ama at napakarami po maliban sa kanila. Pag credit po ang ama lang at hindi na ibibigay ang pangalan, hindi po natutukoy ang isa. Hindi po natutukoy kung kanino niyo ibinibigay. So, huwag po kayo ma-heart sa akin dahil kailangan po nating bigyan ng pangalan. Halimbawa, may dalawang lalaki, pareho tatay. Hindi mo matutukoy kung sino ang tatay mo kung hindi mo siya tatawagin sa sarili niyang pangalan. Hindi po yun lilingon. Tay. Lilingon silang dalawa. Kasi tay ang tawag mo. Pero kung Tatay Badong, o alam niya na siya tinatawag si Badong, Tatay George, lilingon siya. The same sa ating pagkakilala. Tawagin natin sa pangalang Yahweh Alahayam at ang ating tagapagligtas, Mashiach Yahweh Shai. Bagamat sila ay iisa, mayroon po silang kapanahon ng pinaglaanan ng kanilang oras. Ang Abba Yahweh sa paglikha, sa pakikipag-deal kay Adan, paano si Adan iligtas. At nung dumating si Yahweh siya ay bilang ipinanganak sa katawan ni Maria, na galing sa pangalan ng ating ama, ang kanyang papel ay ang patayin siya, ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ni Adan at ng ating mga, ng kanyang mga saling lahi. Di ba yun ang purpose ng pagdating ni Yahweh Shai? Pero,
mayroon po tayong dapat maunawaan. Dalawang klase ng tao ang nabuhay sa daigdig nito. Lahi po ni Adan at Eva na tinatawag na seed of the woman, at mayroon din pong galing sa fallen angel na naglagay ng bini sa sinapupunan ni Eva at tinatawag na serpent seed. So, makikilala po natin ang dalawang ito. Inalaw ni Abba Yahawah na mangyari ang mga bagay nito at dumami sila pareho para mapatunayan kung sino ang maniniwala sa kanya at iibig sa kanya, at sila ang kanyang pinili. Pero yung tatanggi sa kanya at hindi siya tatanggapin, sila ang seed of the serpent, mga lahi ng fallen angel. So, purihin si Abba Yahawah dahil yung pangalan niya talaga na preserved. Inalaw ni Abba Yahawah din sa kabila ng lahat na ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang pangalan ay ang pagtalikod ng kanyang mga hinirang, na sila ay nag-scattered, sila ay naalipin, sila ay sinalakay ng kanilang mga kaaway, para ang banal na pangalan ng Yahawah ay ma-preserve sa kabanalan. Kasi kung totoo na God ang pangalan ng ating Creator, nakakaloko ang mga puti. Diba yung mga Amerikano? Ginagamit sa pagmumura. Paki-edit na lang po, Bishop. Ano ang sinasabi ng mga pagmumura ng puti? Packing God, packing Jesus. Alam niyo yung word na packing? Ginagamit yun sa pakipagtali. O paraan ng pakipagtali. So kung yun ang holy, ay wala na. Ginagamit nila sa hindi maayos. Pero salamat at na-preserve ang pangalang Yahawah. So sa panahon natin na yun, natupad ang sinabi sa aklat ni Isaiah 11:11 na ipapahayag muli ang pangalan ni Yahawah at maging doon sa isang bahagi ng Isaiah na pupurihin ng mga hintil sa silangan ang pangalan ng Yahawah. At ito, nagsimula na tayo. Sa panahon ng pandemic, pagkatapos ng pandemic, nagsimula na tayong magpuri kay Abba Yahawah. At sa panahon na to, tuloy-tuloy ang pangangaral natin tungkol kay Abba Yahawah. At alam niyo po, ang naging kalaban ko sa pamilya ni Mrs. ay ang aking biyanan. Pangalawa, yung mga kapatid niya. Sa aking pamilya naman, yung aking mga tiyahin na napaka-devoted. Sila ay di ko madala. Sa siyam kaming magkakapatid, tatlo lang kaming naniwala kay Abba Yahawah. Sa apat na magkakapatid ng aking may bahay, isa lang siya na naniwala kay Abba Yahawah. So sa madaling salita, magkakapatid man tayo sa laman, sa isang pamilya, pero iilan lang ang nakakakilala kay Abba Yahawah. Diba? Like for example, si Abraham. Marami sila magkapatid. Pero siya lang ang naniniwala at sumampalataya kay Abba Yahawah. Si Hub. Ang kanyang mga anak at asawa, naranasan ang karangyaan na ibinigay ng ating Creator, ng Abba Yahawah. Pero alam niyo kung anong nangyari? Na nagkabukol na si Hub, sabi ng asawa niya, talikuran mo na yung Yahawah mo para sumpain ka at mamatay ka na. So, ibig sabihin, hindi believers pala ni Yahawah yung asawa ni Hub. At sa amin pong pananaliksik, sa pananaliksik po ng ating bishop, ang gamit po nilang Bible, o naming Bible ngayon, ay yung galing pong Ethiopia na 120 books. Hindi na po kami gumagamit ng 80 books, hindi ka namin gumagamit ng 66 books. Kasi lahat po nang galing sa Vatican Canon Law is doctorated. Karami, may pinatesting kami kanina ni Pastor Ping kay Bishop. Pinatranslate doon sa Hebrew. Na ang sabi doon sa Babylonian, tigilan na ninyo ang mga lumang aralin. Pero sa original, ipagpatuloy ninyo ang mga
lumang aralin at tigilan na ang mga bago. Tango pagkasalungat. Layo, no? So, sa madaling salita, mayroon talagang isip na gusto linlangin ang sangkatauhan. Doon pa lang sa paglikha pa lang eh, nilinlang na sila Adan at saka si Eva, di ba? Sa beginning pa lang. Ano pa ngaya sa panahong ito? Eh, ang dami-dami na nila. Kaya pag ikaw ay hindi ka matapang mag-share tungkol sa pangalang Aba Yahweh, Yahweh siya ay, hindi ka makakapagkwento diyan sa labas. Alam niyo, kahit saan po ako pumunta, hindi ko lang naman po ito ay ipinagyayabang. Maka construction worker ko man o may-ari ng nagpagawa ng bahay sa akin bago po ako umalis at bago ko tapusin ang trabaho ko sa kanila. Sinisikap kong mapangaralan ko sila, masiran ko silang dalawang mag-asawa tungkol kay Yahweh. At hindi din po ako nabibigo, purihin siya ba Yahweh. So sa madaling salita, ito po yung Bible na iilan po na ibinahagi sa atin ni Bishop. 79 books po ito. Nandyan pa po kayo makikinig sa akin saglit. Babasahin ko ha. Number 1, ang aklat ni Adan. Ito yung hindi sinama sa Vatican Canon Law eh. Pangalawa, ang unang aklat ni Adan at Eva. Panguna, aklat ni Adan. Pangalawa, ang aklat ni Adan at Eva. Hanggang pangatlo ay aklat pa rin ni Adan at Eva. Number 4, ang aklat ni Enoch. Ang ikalawa, number 5, ang ikalawang aklat ni Enoch. Ang pang-anim, aklat ng mga higante. Pang-pito, ang aklat ng Jubileo. Pang-walo, aklat ni Jasser. Hindi ko alam kung familiar kayo sa aklat ni Jasser. Ang aklat ng Tubit, ang number 9. Number 10, ang aklat ni Judith. Number 11, ang karunungan ni Solomon. Nasa apocryphal books po ito. Number 12, karunungan ni Josue na anak ni Serac. Number 13, ang aklat ni Maccabeo. Alam nyo ang Maccabeo sa apokrypha, tatlo lang ang inilagay. Pero dito sa ibinigay ni Bishop, apat. May first, second, third, and fourth Maccabeo. Tignan nyo. Pinagluloko talaga tayo. Okay. Number 16, ang ikaapat na aklat ng Maccabeo. Ang number 17 po, mga panalangin ni Manase. 19, ang liham ni Jeremias. 20, ang awit ng tatlong kabataan. Ito po si Sadrak, Misak at Abednego ito. Yung kwento sa Babylonia na tinapon sa pugon na tatlong lalaki na nakita ni Nabucodonosor, apat na yan sila. Oh, yan, yun yung tatlong kabataan. Number 21, Bill at ang Dragon. Nandun din po ito sa Apocryphal Books. Number 22, ang panalangin ni Azarias. Number 24, ang aklat ni Udis. 25, ang mga awit ni Solomon. Number 26, ang mga tipan ng 12 patriarka. May mga sulat po ang 12 anak ni Israel. May mga kanya-kanya silang isinulat na mga tipan. 27, ang Apocalypse ni Elias. 28, Apocalypse ni Moises. 29, ang Apocalypse ni Ezra. 30, Apocalypse ni Sapaniya. Bagamat may mga books ang Sapaniya, mayroon din silang mga Apocalypse. Ibig sabihin, may mga kapahayagan sila o Revelation. 31, ang Apocalypse ni Sedrak. 32, Apocalypse ni Abraham. 33, Apocalypse ni Daniel. 34, Apocalypse ni Paul. Ang mga Apocalypse ni Pedro, ni Thomas, ni Esteban, ni John the Theologian. 39, ang Ebanghelyo ni Thomas, Ebanghelyo ni Pedro, Ebanghelyo ni Felipe, Ebanghelyo ni Maria Magdalena, ang Ebanghelyo ni Judas, ang Ebanghelyo ni Nicodemo, at mga gawa ni Poncio Pilato. Ang Empansi Gospel of James, ang Empansi Gospel of Thomas, ang mga gawa ni Andres, gawa ni Pedro, ang mga gawa ni Juan, mga gawa ni Pablo, gawa ni Thomas, gawa ni Felipe, gawa ni Mateo, at gawa ni Bartolomeo, ang mga gawa ni Tadeo, ang gawa ni Simeon at Silot, na Silot, at mga gawa ni Matias,
ang mga gawa ni Andres at Mateo, ang mga gawa ni Bernabe, ang mga gawa ni Santiago. So, 61 and the last 2, part 10. Ang mga gawa ni Paul at Tekla, meron pa. Hindi ito yung komedyan, ha? Si Tekla, isang magandang babae ito. Oh. Ang mga gawa ni Pedro at Andres, ang mga gawa ni Felipe at Thomas, ang mga gawa ni Pedro at ang 12 apostol, ang mga gawa ni Juan Theologian, ang mga gawa ni na Thomas at Felipe, ang mga gawa ni Timoteo, ang decades o pagtuturo ng 12 apostol, ang pastol na si Hermas, and ang sulat ni Bernabe, ang liham ni Clemente, ang liham sa mga taga-Laodicea, ang Apocalypse ni Hermas, ang Ebanghelyo ng Ibionita, ang Ebanghelyo ng Nazareno, ang Ebanghelyo ng Hebreo, at tradisyon ni Metras, ang aklat ng Laodicea, at mga gawa ni Najan at Tekla. Yan po ang 79. I-plus mo ang 66 Bible. Ilan po lahat? 145 books. Yan po ang nasa kaalaman po nating lahat ngayon. Pero bakit yung 145 books na yan ay inalis ang 79? Kasi sa aklat ni Adan, dito po natin malalaman kung paano nagsimulang nagkasala si Adan at kung sino ang naging dahilan. So kung gusto po ninyo na maging ano sa inyong information ito, huwag po ninyong kalilimutang isubscribe ang YouTube channel ni Bishop na andun po lahat yan na pinag-aaralan at patuloy na sinisikap ni Bishop na i-translate sa ikapakinabang nating lahat. Mga kababayan ko, mga kapatid, at lahat po ng mga mananampalataya sa daigdig na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang original po na Messiah ay si Yahweh Shai. 6 BC up to 70 AD, kilala po siya sa bansang Israel. Siya po ay hindi masyadong tinanggap doon, gawa ng hindi po kasi siya gwapong lalaki. Tamo, binadivert ng mga pare ang Pilipinas na yung Jesus na puti ay may Jesus na itim, yung black na saren. Tingnan nyo ha, dinadivert na paniwalain ang Pilipinas na mga devoted na yung Jesus na puti mayroong itim. Kasi originally, si Yahweh Shai is black. Oh, di ba sabi niya sa John 5:43? Ako'y naparito sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Ngunit may paririto sa kanyang sariling pangalan, ang siya ninyong tatanggapin. Prophecy ni Yahweh Shai yan. Ano, nangyari? Nangyari talaga. Inireveal sa atin, sa pag-aaral ng ating bishop, na mula kay Seos, ang Isos, naging Jesus, at ang Christianity, founded by Serapis Christos noong 305 BC sa Egypt, mula sa pitong anghel na fallen angel sa Greek, ay ginawang isa ang pangalan kay Serapis. At mula kay Serapis, inilagay kay Jesus. Ilan na? 7. Tapos mula kay Jesus, sa pangalang Isos sa Latin, ang ibig sabihin, earth pig, baboy, hayop, and sa Hebreo, kabayo. Sa National Geographic, lagi na po ito naririnig ninyo kay Bishop. Bakit natin isinasama? Inire-reco lang po natin, inire-repress lang natin. Na itong Jesus na ito ay isang uri ng hayop. Butike sa National Geographic at isda po ang kanyang secret code sa lumang Christian belief. Sabi sabihin, yung Jesus na ito ay isang isda, isang baboy, isang kabayo, at isang butike. So, ano sinasabi sa Revelation? Yung isang hayop
na umahon galing sa dagat. Binigyan niya ng kapangyarihan yung isang hayop na nasa lupa. Sino yung galing sa dagat? Kung kilala po ninyo, ang Diyos na isda ng mga Palesteyo, walang iba kundi si Dagon. Si Dagon ang fish god ng mga Palesteyo. Yan po yung headdress ng mga pare. Yung nakaganon na sombrero, ulo po ng isda yun. Oh, si Dagon. Sino binigyan niya ng kapangyarihan, power and authority para liyain ang sanlibutan? Yung baboy. Sinamba ba ng buong sanlibutan? Tinanggap at sinamba. Mga kababayan po namin, hindi po natin ito pangangasan kung hindi po ito. Ito po yung talagang mali. Ang katotohanan, yung si Yahweh Shai. Ngayon, ginagawa natin na rejikin. Minsan, napakarami mga tao na sinasabi, bakit nyo sinisiraan si Jesus? Alam nyo, sa sinasabi sa Revelation, malalaman ng isang taong matalino ang bilang ng pangalan ng tao o ng hayop, sapagkat ang bilang ng pangalan ng isang hayop ay kumakatawan sa bilang ng pangalan ng isang tao. Diba, Pastor Peng? Nasa Revelation yan. Walang iba kundi si Jesus. So, sakit ang kalooban ko, malaman ko to. Sakit ang aking puso dahil matagal ko siyang minahal. Sinamba, ipinakilala sa iba, sinasabi ko noon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi ni Jesus yung Babylonian Bible. Pero sinasabi ng Hebrew Bible, Yahweh Shai lamang matatagpuan ang kaligtasan. Siya ang daan, siya rin ang buhay. Sabi sabihin, si Yahweh Shai pala yun, kinonvert lang, dinivert lang, pinalitan ang kanyang pangalan. Oh, eto, yung sinabi ko sa inyo sa Isaiah 24:15. Kaya't luluwalhatiin ninyo ang Yahweh sa silangan, sa makatuwid bagay ang pangalang ni Yahweh, ang alahayam ng Israel, sa dulo ng mga dagat o sa mga pulo ng mga dagat. Okay, kasama tayo. Sabi dito, kaya darating ang oras na sasambahin si Yahweh. Ito na, sinamba na natin. At pagkatapos, sabi niya sa Zephaniah chapter 3 verse 9, sapagkatapos ay ibabalik ko sa mga bansa ang wika ng unang paglikha. Hebrew. O, kaya mga kababayan ko, mga kapatid, ang dapat po nating pag-aralan sa panahon na ito ay yung mga translation from Hebrew, English, Tagalog na gagawin po ni Bishop. Kasi kung doon tayo kukuha ng basihan ng pananampalataya sa 80 books, 73 books at 66 books, wala po tayong matatagpo ang katotohanan doon sa mga nakilala nating mga pangalang daiti. Maaring mga totoo yung mga salita, pero patunay na yung kanina ni Pastor Ping eh. Nung ipinatranslate siya kay Bishop, nagbago ang sinasabi. And then, eto nga yung sinasabi sa Isaiah, di ba? Chapter 53. Kung sino yung Isaiah 53 chapter 1 o verse 1. Sino ang maniniwala sa sinasabi namin sa inyo? Kanino mahahayag ang bisig ng Yahweh? So katulad ng sinabi na Isaiah sa panahon ng pagdating ni Messiah Yahweh Shai, ganun din po kami ngayon. Minsan sa sarili namin, minsan sabi nga ni Mrs., tigilan mo na nga yung pumupunta ka sa bundok, ang tagal-tagal mong umuwi. Nakaranas na po ba mga pastor ganun? Yung bang sa sobra mong eagerness sa pagbabahagi ng tungkol kay sa nalalaman mo ngayon? Kahit sino makausap mo, basta makaumpisa ka, makasingit ka, tuloy-tuloy yun. So maraming mga nagpapagawa sa akin sa Eastwood, hindi ako uuwi na hindi ko nasisiran. Kaya sabi nila sa akin, Kuya, kawawa pala yung hindi nabilang sa seed of the woman. Aw, kawawa talaga dahil wala silang bahagi sa kaharian ni Aba Yahweh. Kaya nga siba, sabi doon sa mga parable sa Matthew, ang mga tagapagmana ay may bahagi sa mamanahin, pero yung mga anak ng katulong ay walang bahagi sa mana.
Lahat ng anak ni Abba Yahweh na kanyang piniling maging bayan ay counted po yan. Sabi nga ni Bishop, hindi mo niya alam, naging masamasa, pero kabilang siya doon sa lahi na pinili ni Abba Yahweh, ligtas naman siya, kaya lang magkatalo sa reward. Pero lahat ng mga naging anak ng fallen angel dito sa lupa, mga kapatid ko, wala talagang bahagi sa kaharian ni Abba Yahweh. So, nawa ay patuloy nating alalahanin. Panindigan mo sa sarili mo ngayon. Ako ba talaga ay pinili ni Abba Yahweh before the foundation of the world? Kung ako ay tunay na pinili ni Abba Yahweh, paniniwalaan ko siya na walang pag-aalinlangan. Ibibigay ko ang the best para sa kanya. Bakit? Matagal akong nalinlang ng Diablo sa pamamagitan ng ibang mga kapareho niya na sinasabing siya yon. So, sa madaling salita, ikaw na mismo ang magpapatunay. Huwag nating ikahiya si Abba Yahweh para huwag mangyari sa atin ang sinasabi ng aklat ng New Testament. Na sinabi ni Yahweh siya ay, ang sino mang magkahiya sa akin ayon sa Lucas, ay ikakahiya niya rin sa kanyang pagbabalik at maging sa harapan ng kanyang mat ng kanyang mga anghel. So, patunayan mo bilang nagmamahal kay Abba Yahweh, banggitin mo ang pangalang Yahweh sa loob man ng bahay mo o sa labas, sa loob man ng assembly o sa labas. Bakit? Darating ang araw, ibibigay ni Abba Yahweh ang iyong padya. Ano nga ang padya sa Tagalog? Gift o regalo. Ang kapalit naman nito ay ang karangyaang walang sukat. Be blessed in Shalom. Abba Yahweh, Ishaya Awasay, ang may likha ng ating buhay.